pangalanin ang mga lalaking nagpatibok sa puso ni Casey Concepcion. At atin ring kamustahin ang lagay ng kanyang puso sa kanyang boyfriend ngayon na si Mike. Masaya ang puso ngayon ni Casey Concepcion dahil sa kanyang bagong boyfriend. Ating balikan ang mga lalaking nagpatibok ng puso ni Casey. Rico Blanco. Nag-date ang former River Maya frontman at si Casey noong 2003 hanggang 2005. Madami ang ayaw noon sa relasyon ni Rico at Casey. Ang mga fans ni Rico ay ayaw na maging showbiz ang love life niya at ang mga fans ni Casey naman ay hindi masaya na hindi daw ganun ka-showbiz si Rico. Nang magkahiwalay sila, ay sinabi ni Rico na hindi siya interesado na makatrabaho si Casey. Nagkaroon din ng talk show noon si Casey na may pamagat na Simply Casey. Na nag-promote si Rico ng teleserye na Immortal noon, ay sinabi niyang ayaw niyang mag-promote sa show ni Casey. Isang breakup song naman ang dinedicate ni Rico kay Casey. Ito ang kantang Balisong. Ayon sa isang tweet ng fan, Balisong is basically a breakup song that Rico Blanco wrote for Casey Concepcion. They were dating in Bali, Indonesia. Bali in Tagalog means break or snap, which concludes to Bali song or breakup song. Pero according sa isang mixed interview, sabi niya parang pasalubong daw. Isang chismis naman ang lumabas nang maghiwalay sina Rico at Casey. May anak daw sila. Ang tinutukoy ng iba ay ang kapatid na babae ni Casey na si Miel. Itinanggi naman ito ni Casey noon sa Instagram. Anya, ang creative lang. Billy Crawford. Ang relasyon ni Billy at Casey ay hindi nila kinumpirma. Pero may mga balita na for 2 years ay nag-date ang dalawa pagkatapos ng relasyon ni Casey kay Rico. Itong mga panahon na ito ay nakabase si Billy sa Europe. Kaya long-distance relationship ang meron sila. Noong 2007 ay nagbiro si Billy sa radio program ni DJ Mo Twister na good kisser daw si Casey. Naintriga naman si Billy dahil sa mga pahayag niya at agad siyang humingi ng tawad kay Casey. Tinanggap naman ni Casey ang kanyang apology. Ayon kay Billy, ayaw niyang may katampuhan o kagalit siya. Mahirap daw makalaban ang media. Kaya sinusubukan niyang sagutin ang mga tanong patungkol kay Casey in a gentleman manner. Pero minsan, hindi daw talaga mapigilan ang mga tao at iba ang isusulat nila at nabibigyan ng ibang kahulugan. Patuloy niya, mabuti na lang at naiintindihan siya ni Casey at alam daw nito na wala siyang masamang intensyon. Sa ngayon ay kasal na si Billy sa aktres si Colleen Garcia. Lino Cayetano. Inamin ng direktor na si Lino Cayetano na malaki ang papel ng kapatid niyang si Pia Cayetano kung paano niya na-meet ang kanyang girlfriend na si Casey Concepcion. Sa interview ni Pia sa Chris TV, sinabi nitong sumama sa conference niya sa Geneva, Switzerland si Lino. Kasama naman nila noon ang stepfather ni Casey na si Senator Kiko Pangilinan. Kausap daw ni Kiko noon si Casey. Sinabihan daw siya ni Lino na crush nito si Casey at ipaalam daw ito kay Kiko. Nakiusap daw si Lino na kung pwede ay ipakilala siya kay Casey dahil pupunta siya ng Paris. Noong mga panahon na yon ay nasa Paris si Casey para mag-aral. Sinabihan daw ni Pia si Kiko tungkol dito at doon ay simula ang love story ng dalawa. Ex-girlfriend ni Lino noon ang TV host na si Bianca Gonzalez. Naging maikli lang ang naging relasyon ni Lino at Casey at naghiwalay din sila. Piono Pascual. Ito ang relasyon ni Casey na naging kontrobersyal at pinag-usapan sa buong showbiz. 2 taon na niligawan ni Piono si Casey. Mahabang panahon din bago kinumpirma ni Piono ang kanyang relasyon kay Casey noon at ayon sa kanya ay nais niya lang protektahan ang kanyang anak na si Inigo na noon ay 13 years old pa lang. Sa interview ni Casey kay Boy Abunda, sinabi niyang 18 pa lang siya nang sinubukan na siyang ligawan ni Piono. October 2010 sila naging official. May mga tao daw noon na hindi boto kay Piono para kay Casey. Nang maghiwalay sila,
sinabi ni Casey sa kanyang all-tell interview kay Boy Abunda na may hinahanap siya sa kay Piolo na napaka-basic lang. Hindi naman sinagot ni Casey kung third party ang dahilan. Ayon kay Casey, ay madaming beses niyang binigyan ng chance si Piolo. Pero sa pangwalong pagkakataon ay na-realize niya na hindi lahat ng problema ay nadadaan sa kilig o sa tawa. Tinawag ni Casey na tanga ang kanyang sarili. Nang maghiwalay sila ni Piolo, sinabi niyang civil silang dalawa. Sobrang nasaktan si Casey sa breakup na nadamay pa ang kanyang ina si Sharon sa issue. Nag-tweet noon si Sharon na ilalahad niya ang katotohanan tungkol sa tunay na dahilan ng paghihiwalay niya na Piolo at Casey. Ayon sa kanya, ay binasto siya ng mga fans ni Piolo sa Twitter. 7 taon matapos maghiwalay sa na Casey at Piolo ay sinabi ni Casey sa Instagram na okay na sila ni Piolo at napatawad na nila ang isa't isa. Paolo Avellino. Nag-date noong 2014 sina Casey at Paolo. Noong 2015 ay inamin ni Paolo na naging sila ni Casey. Ayon sa news website na Push, nung tinanong noon si Casey tungkol sa estado ng relasyon nila ni Paolo, ay sinabi niyang no comment except basta mahal ko siya, yun lang. Sa interview niya sa The Buzz, ay pilit na iniwasan ni Paolo ang tanong kung naging sila nga. Pero umamin din siya nang tinanong siya ng host na si Chris Aquino kung sila ba talaga. Walang naging detalye kung bakit nag-break sina Paolo at Casey. Ang sinabi lang ni Paolo tungkol dito ay, hindi naman siguro nag-break ang magkaibigan. Ali Borromeo. Naging vocal si Casey sa naging relasyon niya sa Phil-Am footballer na si Ali Borromeo. Ayon kay Casey noon, perfect match sila ni Ali. Nagsimulang mag-date ang dalawa noong 2016 at naging sila matapos na madalas silang magkita. 13 si Casey noon nung una silang magkita ni Ali. Ayon kay Casey, ay thoughtful at inspiring boyfriend si Ali. Nakuha din ni Ali ang approval ng mga kapamilya ni Casey. Nagpadala pa ng mensahe ang megastar na si Sharon Cuneta sa pamilya ni Ali. Nang maghiwalay sina Casey at Ali, ay sinabi niya sa kanyang interview sa ABS-CBN News na pareho silang independent ni Ali at mananatili ang koneksyon nilang dalawa sa isa't isa. Pierre Plasal. Noong Thanksgiving Day ng 2018, ay shinare ni Casey sa kanyang mga followers ang isang appreciation post ng French boyfriend niyang si Pierre Plasal. Anya, of all the things I can be thankful for this year, I gotta give it to this one. Just like the bright, warm sun that hits your face on a cold day, right when you least expect, he was there, as if on cue, as though he himself were summer in the winter time. Sinabi niyang, we're now in October, the month we first met some 7 years ago at a gala dinner in LA. Whenever we get all dressed up to go on those dinner dates, it brings me back to the dreamy night. Pero hindi rin tumagal ang relasyon ni na Casey at Pierre. Michael Withrick. Noong January 2023 ay mainit ang pinag-usapan sa social media ang patungkol sa di umano'y masayang buhay pag-ibig ni Casey. Hindi naging lihim sa publiko ang matagal ng pananahimik na kanyang love life. Kaya naman maraming netizens, partikular na ang kanyang mga tagahanga, ang mabilis na nanganap ng impormasyon tungkol sa pagkakakilanlan ng maswerteng lalaking nagpapatibok ng kanyang puso na nakilala nga sa pangalang Steve Michael Withrick, isang Filipino-Swiss na mas kilala sa simpleng tawag na Mike ng mga taong malalapit sa kanya. Magmula nang pumutok ang tungkol sa napapabalitang relasyon na Casey at Mike, ay nanatili namang tahimik ang kampo ng mga ito. Kung titingnan ang Instagram account ni Mike, nakapribado ito, kaya naman walang masisilip na impormasyon patungkol sa kanila ni Casey. Hindi na rin nakapagtataka ang bagay na ito, lalo pa at kilalang showbiz personality ang napapabalitang nobya na mababakas ang pangangalaga sa personal nitong buhay na paniguradong pagbibiyastahan ng publiko. Ngunit tila lumalabas na maging si Casey ay hindi na rin makapaghintay na isa publiko ang masayang lagay ng kanyang puso. Katunayan sa selebrasyon ng Araw ng Mga Puso noong February 14, 2023 ay opisyal na niyang ibinandera ang napapabalitang boyfriend. Sa isang short Instagram reel, ipinakita ni Casey ang video nila ni Mike na tila magkasabay na naglalakad at kung titingnan ang suot nilang sapatos, magkaterno pa ang mga ito. Kuha ang kanilang pamamasyal sa The Iconic Galleria Vittorio sa Milan.
Sa bandang dulo ng 28-second video, makikita ang sweet na sweet sa Casey at Mike sa tamis na mga ngiti nito. Mas lalo namang nakadagdag sa hinalang totoong may relasyon niya ang dalawa matapos na may nakasaksi sa kanilang sweetness. Ayon sa napaulat noong gabi ng January 22, 2023, ay magkasamang umalis sina Casey at Mike mula Manila papuntang Zurich, Switzerland. At ito lamang September 3, 2023 ay nababalita na namataan muling magkasama sina Casey at Mike. Nangyari ito sa birthday celebration ng isang kapatid sa ama ni Casey na si Savannah Concepcion. Si Savannah ay pangalawang anak ni Gabby sa kanyang asawa na si Genevieve Yatko Gonzalez. Makikita sa isang video ang isang intimate family gathering na nagkakasiyahan sila habang kumakain. Maririnig naman sa naturang video ang pagkanta ni Casey ng happy birthday para sa kanyang kapatid. Sa kalagitnaan ng kasiyahan ng naturang video ay napansin ng mga mapanuring mata ng netizens ang presensya ni Mike sa naturang okasyon. Dahil dito ay kumpirmado na nga na opisyal na nagkakilala si Gabby Concepcion at si Mike. Kayo, ano sa tingin nyo? Thank you for watching and please don't forget to subscribe.